Sa pagkakataong ito, ay pag-uusapan natin ang sinaunang paniniwala ng mga sinaunang Egyptians. Kung paanong kapag pumanaw ang kanilang hari, ay isinasama nito sa hukay ang lahat ng mga taong malapit sa kanya, kahit pa ito'y buhay pa. Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Hindi lingid sa atin ang divine aspect ng mga sinaunang Egyptians. Ang paniniwala nila sa kanilang mga kinikilalang Diyos at ang paniniwala nila sa kabilang buhay. Naniniwala sila na ang kanilang ruler o ang hari ay isang Diyos na dapat pagsilbihan. At kung ito'y bawian ng buhay, mahalaga na may makakasama itong maninilbihan sa kanya sa kabilang buhay. Dito pumapasok ang human sacrifice, ang pag-aalay ng buhay para sa kapakinabangan ng hari. Tinatawag sila o ang mga human sacrifice na mga retainers. Sila yung mga taong malapit o nakapaligid sa hari noong nabubuhay pa ito. Mga tagasunod sa iba't ibang larangan, pwedeng sundalo, mga magagaling na craftsmen, mga tagapayo, pwede rin tagapagluto, tagamasahe, maging ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga alagang hayop. Ayon sa mga anthropologists at mga Egyptologists na nag-focus sa pag-aaral sa mga nakikita o mga nahuhukay na bagay sa Ehipto, nang pag-aralan nila ang mga nadiskubring mga libingan ng mga hari noong unang panahon, napansin nila na napapaligiran ito ng iba pang mga puntod, at nang pag-aralan nila ang mga puntod na ito, natuklasan nila na ito pala ay mga retainers ng hari. Sinasabing ang ganitong gawain sa sinaunang Ehipto ay ginawa ng unang dinastiya na mula 3100 BC hanggang 2900 BC. Pero nang matapos naman daw ang unang dinastiya, ay unti-unti nang naglaho ang ganitong tradisyon sa iba't ibang kadahilanan. Isa sa mga pangunahing nag-aral o tumuklas sa mga sinasabing ancient retainers ay si Dr. David O'Connor mula sa New York University Institute of Fine Arts. Ayon sa kanya, dahil nga sa itinuturing na Diyos ang hari ng Ehipto noong unang panahon, lahat ng pag-aari niya sa lupa ay dapat maging pag-aari niya rin sa kabilang buhay. At sa totoo, ayon din sa mga anthropologists, kaya nagagawa ng isang tao na mapapayag siya na ialay ang kanyang buhay ay dahil sa kanyang paniniwala na hindi lang naman hari ang makikinabang nito, dahil kung paanong maalwan ang buhay nilang mga nakapaligid sa hari ay ganun din ang tatamasahin nila sa kabilang buhay kasama ang hari. Dahil kung mataas ang antas ng pamumuhay mo, wala itong pinagkaiba sa afterlife. Makabuluhan sa kanila ang mamatay para sa kanilang hari. Ang first dynasty ng Ehipto ay binubuo ng siyam na rulers mula sa haring si Narmer hanggang sa haring si Kaa. At sa mga puntod ng mga haring ito ay natagpuan ang iba't iba pang mga puntod sa paligid. Sa libingan ng pangalawang hari ng First Dynasty na si King Aha, o mas kilala sa tawag na King Hor-Aha, ay natagpuan ang 35 mga libingan sa tabi nito at iba pang 12,000 din sa kabuuan ng funeral complex, at meron pang 6,000 sa mortuary ritual site. At sinasabing sa 5 sa 6 ng mga kalansay na ito sa mortuary ay sinasabing mga opisyal ito ng haring si Aha na kasama niyang idilibing para manilbihan din sa kanya sa kabilang buhay. Natagpuan ng mga ito sa lugar na kung tawagin ay Abydos. Ito ay ang sinasabing pinaglilibingan ng mga hari kasama ang mga human sacrifice o mga retainers. Ang sumunod naman na hari na si Jer, ang anak ni Aha, ay meron namang 318 mga human sacrifice malapit sa kanyang puntod at 269 naman sa iba pang bahagi
ng complex. Hindi man daw masasabi na ang lahat ng mga libingang nakapaligid sa puntod ni Haring Jer ay human sacrifice. Mahigit 200 daw dito ay masasabing mga retainer. Ito'y ayon pa rin kay Dr. O'Connor. At may mga iba pang nagsasabi bukod kay Dr. O'Connor na ang mahigit 500 daw na libingan sa burial complex nitong si Haring Jer ay retainer daw lahat. At kung magkakaganon, itong si Haring Jer ay ang pinakamaraming retainers na umabot sa 569. Ganon kadami. Biruin mo, halos maubos ang lahat ng nasa posisyon ng mga panahong iyon. At sa sumunod naman na hari na si Jet ay sinasabi naman na mga nasa 174 na mga retainers naman ang isinama sa kanyang pagpanaw. At ito ay matatagpuan din sa Abydos. Sumunod kay Haring Jet ay itong si Haring Den na mayroon namang 230 retainers. Kabilang ang mga bahagi ng pamilya, mga matataas na katungkulan at maging ang kanyang mga tagapagsilbi. Ang reyna naman na si Meret Nate ay mayroon namang retainers na umabot sa 41. 121 naman kay Amijeb at 64 kay si Merketet. At ang pinakahuling hari ng First Dynasty na si Kaa ay 26. Sa kabuuan ay nasa halos 900 ang mga naging retainers sa panahon ng First Dynasty para sa mga hari ng Ehipto. Ang mga ilan pa nga dito ay inilibing kasama ang mga bagay na may kinalaman sa trabaho o ginagawa nila noong nabubuhay pa sila, katulad ng isang model boats na kasama sa libingan ng isang shipmaster. Ang mga painted pot kasama ang mga humulma nito o yung artist nito, ang mga lalagyan na nagawa sa bato at mga copper tools, kasama rin ang mga lumikha nito. At kung ano-ano pang mga bagay na kasama ang isang tao na ang mga itong araw ay makakasama ng hari sa kabilang buhay. At nang matapos nga ang panunungkulan ni Haring Kaa, kung saan nasa halos 30 retainers ang sinasabing naging human sacrifice sa kanya. Dito na sinasabing magsisimulang magbago ang lahat. Ito'y dahil unti-unti nang hihinto ang pagkakaroon ng human sacrifice. Pero paano nga ba ginagawa ang ritual ng pagiging retainer sa isang hari? Siyempre mahirap naman at masyadong brutal para sa isang mahalagang tao na ilibing siya ng buhay. Ayon sa pananaliksik ng mga archaeologists, ang sinasabing pinakamaraming naging paraan daw ay ang pagsakal para bawian ng buhay ang isang retainers. Pwede rin daw paglason at iba pang paraan. Basta ang mahalaga ay mamatay muna ang isang retainers bago ito ilibing. At ito na nga, paano nga ba unti-unting naglaho ang tradisyong ito sa sinaunang Ehipto? Una ay dahil sa pagpapatatag ng kanilang kabihasnan, ng kanilang ekonomiya at estado. Paano nga namang uunlad ng isang kabihasnan na wala nang magagaling na nangunguna at magpapatuloy ng mga iba't ibang bagay sa kanilang kaharian? Nangangahulugan na ang kakulangan sa tao ang numero unong dahilan. Dahil mas naging malaki ang pangangailangan sa buhay kaysa sa patay. Tama nga naman yun. Paano nga naman uusad ng maayos ang isang magandang sistema kung papatayin ang mga nagpapatupad nito? Halimbawa nito ay ang mga magagaling na leader ng hukbo. Kung mawawala ang mga opisyal na ito, ay hihina ang kanilang hukbo. Kaya naman sinasabing sa pagpasok ng Second Dynasty ay narealize na iyon ng mga Egyptian. Pero pagdating pa rin sa divine aspect, eh sino na nga ba ang maninilbihan sa hari sa kabilang buhay kung wala na kang retainers ayon sa kanilang paniniwala? So gumawa sila ng alternative dito. Pinasimulan nila ang paglikha ng estatwa na kung tawagin ay Shabti figures. Ito'y bilang kapalit ng mga retainers. Ito na ngayon na magsisilbing kasama ng hari sa kabilang buhay. Sila ang magiging magsasaka, mangingisda, nagagawa ng mga palayok, leader ng hukbo, at kung ano-ano pa. Kung totoosin, maganda ang naisip nilang iyon. Dahil naiwasan ang kamatayan
ng mga taong nakapaligid sa hari. Kung sanay, nung una pa nga lang sana ay naisip na nila ito, edi sinsanay, walang nagsakripisyo. Anyway, ganun talaga. Minsan kasi matututo lang naman sa paglipas ng panahon. Kung paanong hindi na lumalapat ang paniniwala sa isang napakalaking kabiasnan. Kung i-analyze kasi natin, balot kasi ng paniniwala o pananalig ang ganitong practice para sa kakamtin na maalwan na buhay pagkatapos ng kamatayan. Nandun pa rin ang ideya na isa itong mabuting bagay para sa mga sinaunang Egyptians. Ang gagawin nila ay para rin sa kanila. Kaya naman walang kahit anong pagputol o hesitation na ialay nila ang kanilang buhay. Passport kasi nila ito sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwentuhan mga paos sa araw na ito. Salamat sa inyong suporta. At saka nga pala, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, inaanyayan kita ang sa ganun ay updated ka naman sa ating mga napag-uusapan. At kung mahilig ka rin sa mga kwentong misteryo at katatakutan, ay meron tayong Tinig PH Stories. At kung hindi naman kalabisan para sa iyo, pwedeng palike na rin ng ating FB page. I-search nyo lang ang Tinig PH. Salamat mga paos sa inyong suporta. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!